Morning guys, ayan. Ano naman na, mga 6 na. Kanina pa ako nakagising mga 5:40. Tapos ayan, pasok tayo ngayon. Pang umaga tayo ngayon. Medyo hirap lang mag-adjust kasi mas gising talaga ako sa gabi. Kahit nung bago pa magpanggabi talaga. Tsaka ang haba din kasi nung, ano, yung panahong panggabi ako. Kaya hirap mag-adjust. Kahapon totally wala akong tulog. Straight kasi talagang di ako makatulog. So, ayan. Ano ba? Magluluto muna ako ng babaunin. Wait lang. Ayun guys, ito yung babaunin natin, tortang talong. Yes, tortang talong. Sa halip na bumili ako ng tortang talong doon, edi gagawa na lang akong tortang talong dito, di ba? Si mama nga pala yung nag-prepare na ito. Inihaw niya na. Dito sa uling ha, kumbaga sinalang dyan sa apoy sa kalan. Tapos tatanggalin lang natin to. Pwede naman ilaga yung talong. Pero alam nyo, ang sarap ng tortang talong kapag ganito. Yung nakaihaw siya, tsaka nyo ito torta, kumpara dun sa nakalaga. The best. Iba yung lasa niya. Lalo na kung sa uling talaga manggagaling. Ano mang magparingas pa ng uling para lang sa talong, di ba? Tapos wala nang ibang isasalang. Sarap din to sa ensalada. Yan, okay na yan. Sabi lang natin dito sa gilid yung kalat natin. Tapos yung talong dito sa kabilang gilid. Mayroon na tayo magugas ng kamay. Okay lang yan. Ngayon, lasagan natin itong isang itlog dito. Lagi nga pala ako naglalagay ng konting tubig. Di ko alam, parang lumulutong kasi siya kapag ganun. Tapos pagkakainin, di naman na malutong kasi syempre, lumipas na yung init niya. Paminta. Sabi ko nga, hindi ako mahilig sa bechin, pero naglalagay ako lagi niyang pagtalong. Tapos, asin. Medyo damihan natin. Yan. Kasi hindi naman siya lumalasa, matabang siya. Dahil nga may itlog pa. Tingin lang natin. Dito sa paborito nating sirang lutuan, Teflon dati yan eh. Teflon. Yan. Use oil nga sana gusto eh. Pinagprituhan ng baboy, kaso walay. So, pwede na yan. Since, ano tayo, ito lang yung luluto natin, sama na natin lahat ng itlog. Yan. Para masarap. Tapos medyo tutustahin ko pala yan. Yung mga gilid-gilid kasi ng mga gantong ano, tortang talong masarap talaga kapag natusta siya. Tustahin natin yan. Habang piniprito nga natin to, ayan, nagpalamig na rin ako ng kanin dito para mabawon natin, hindi siya mapanis. Okay na yung isa sa atin. Ayan. Medyo kulang pa sa tusta yan para sa akin. Hanguin na nga po natin to. Yan. Ay, init! Ayan. Palamigin lang natin. Siyempre, para hindi siya magmay sa plastic. Oo, pinaplastic lang yung baon namin. Hindi siya nilalagay sa baonan. Ito na yung baon ko, mga kabsat. Ayan, naka-plastic lang siya kasi sobrang layo ng locker namin sa kantin. Tapos hindi pwedeng idaan sa production yung baon. Ikot ka pa sa labas dun yung locker. Kaya ayun. Hassle. Kung mag-ano ka pang magbabaon ng kapatis ito, pagkakain mo, tapon mo na lang siya. So, tara, pasok ko tayo. Nakasakay na nga ako dito ng jeep. Dapat nga minibus yung masasakyan ko, kaso nalampasan ako. Tapos, ayan, ganda nga ng jeep na to kasi maluwag. Taga sa amin nga din pala yung may-ari ng jeep na to. Sakto, bagong labas siya kaya maluwag. Tapos, ayan, lagi lang ako nasa tabi ng bintana. Favorite part ko yan ng ano, kahit anong sasakyan. Tapos, ayan yung baon ko. Tapos, syempre, ako din, wala lang, flex ko lang kasi naka-uniform na. Tapos, ito, pagbaba ko ng, ano, ng kanto, ayan, nagkasalusalubong din kami doon, kaya nagsabay-sabay na kaming lumakad. Tapos, ito naman si Ginibet, yung kaparehas ko ng uniform, sabi niya maganda daw siya, as if naman, charot. Pero marami nagsasabi maganda daw siya, yun nga lang, 9'2 talaga sa paglaki. Hindi nga pala alam ng mga katrabaho ko na nagwa-YT ako. Pero si Ginibet alam niya. Hindi ko nga alam paano niya nalaman.
Yung kanina pala si Erica yun, palagi ko yung kasabay kasi malapit lang siya sa amin. Tapos ito naman yung daan papuntang locker namin, yung sinasabi ko sa inyo na sobrang layo. Siguro nasa almost 500 meters or 500 meters din yung nilalakad. Napakalayo kasi talaga. Hindi ko nga makuha ng lahat ng daanan kasi baka mamaya may mahagip akong logo ng company namin. Hindi kasi siya pwedeng makita eh, baka ako'y makakasuhan pa dito. Sige kayo, di nyo na ako makita. 2,000 years later. Uwian na nga namin. Sila na naman ang kasama ko. Siyempre, sabay-sabay kami. Tapos napag-desisyon na namin ni Erica na mag-street foods muna kasi parehas talaga kami nagugutom. Meron ditong isaw. Tapos isaw ulit yon yung tinuro ko. Tapos meron na namang isaw. Puro isaw nga ata itong nandito. Tapos meron ding calamares, meron proben, meron butchi, dynamite. Ang sasarap nga ng itsura nito eh. Pero wag ka, may surprise to sa bandang huli kapag kinain na. Basta, mamaya malalaman nyo, di ba? Sarap naman niyan tignan. Meron pang ang ano doon, banana kyo yata yun, tsaka turon. O di ba, yung mantika, patay tayo sa jowa natin nito. Pag napanood niya to, hindi pa naman niya alam na kumain ako nito. Kasi dapat kapag kakain ako ng street food, dapat meron niyang approval. Tapos kailangan makita niya yung mantika. Kaya lang igutom na gutom na talaga kami. Tapos wala namang ibang mabilhan kundi dito lang sa may labas ng gate ng Eco Zone. Yung Eco Zone nga pala mga kabsat, para siyang SBMA. Tapos pagpasok mo sa loob, iba-ibang company yun nandoon. Maraming factory. Isa na nga dun yung company na pinapasukan ko. Dito lang yan sa Hermosa, Bataan. Tapos, ayan, medyo namimili pa uli kami dito. Si Erica kumuha siya ng ano, kwek-kwek. Ako naman yung calamaris, yung isa bang binili ko. At saka proben, kasi nga wala namang proben sa ano, dinalupihan. Sa totoo lang, natakam talaga ako sa mga street food na to kasi presentable naman siya. Nakalagay na siya sa mga baso. Tapos, iinitin na lang nila. Yan nga lang, medyo maitim na talaga yung mantika nila. Tapos ayun, sinintayan sana nga namin to. Pero bago yon, ito muna yung ebidensya na yan ang nag-aaya sa akin. Tapos tinikman ko na nga. Pagtikim ko nga dito, para akong nagpapak ng asin. Akala ko yung proben ng maalat. Tapos nung sinabi ko kay Erica na maalat, maalat din pala yung kanya, susuka pala yung maalat. Kaya naman yung ginawa ko nung calamares na ilalagyan ko ng suka, dinampian ko na lang siya, hindi ko siya binabad. Eto, habang pa-uwi, kakainin na, tapos sa kapitbahay namin binili yung palamig. Medyo nagmamadali na rin kaming umuwi dito. Kasi syempre, after ng trabaho, ito naman ang atupagin natin.